nagpahayag ng suporta ang ilang mga grupo ng chopper para sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB alinsunod sa mga isyong kinahaharap ng mga chopper ng pampublikong sasakyan. Ilan sa mga transport groups na sumuporta sa LTFRB ay ang grupo ng Pasang Mazda, National Federation of Transport Cooperatives at Busina. Tinalakay rito ang mga suliraning kinahaharap ng mga grupo at ahensya patungkol sa pamamahagi ng subsidiya mula sa Fuel Subsidy Program, hiling sa taas pamasahe at sa posibleng kaharapin ng mga chopper hinggil sa taas pisong pasahe. Ibibigit o dala ng driver para maiwasan po ang pagtatalo sa pasahero. Meron pong decision o order na dala ang driver. Samantala, ayon kay Kao Bet Martin, presidente ng Pasang Mazda Transport Group, na kung sino man ang mga operator na hindi magkakaloob ng mga carts na naglalaman ng pera mula sa Fuel Subsidy Program, ay maaaring ireklamo ng mga chopper sa kanilang lokal na pamahalaan upang mabigyan ng show cause order. Sapagkat sa ilalim ng programa ay kailangang ipagkaloob ng mga operators ang mga card na ito sa kanilang mga driver, ngunit kailangang may pag-iingat upang hindi maitakbo ng mga chopper na magtatangkang umalis sa kooperatiba. Sa kabilang banda, sinambit din ni Martin na nasa 30% pa lamang ang nakatatanggap sa kanilang mga miyembro ng subsidiya mula sa programa. Dagdag pa rito ay karamihan sa mga chopper sa Quezon City ang hindi pa nakatatanggap ng subsidiya habang ang ilan ay hindi alam na mayroong naganap na pisong pagtaas sa pamasahe. Wala po na, kahit sino wala po. Kaugnay nito ay ilan naman sa mga commuter ang nakikisimpatiya sa mga chopper hinggil sa pagtaas ng pamasahe. Ako, kasi kawawa naman din yung mga jeepney driver kasi maliit lang din naman yung jeepney sa taas ng gasolina. Ang ilan naman ay hindi pabor ukol dito. Ay siyempre naman hindi, siyempre alam mo naman ang sweldo ngayon, napakaliit. Siyempre malaking ano din sa amin yun. Sa aming mga manggagawa na sumisweldo lang ng minimum. Bagamat may pagtaas sa pamasahe, hindi pa rin ito naging sapat para sa ilang driver, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, ilan sa mga chopper ang mas pabor sa rollback kaysa sa subsidiyang handog ng gobyerno. Dahil ayon sa kanila ay mas magkakaroon sila ng kita kumpara sa pansamantalang tulong pinansyal mula sa gobyerno. Sa kabilang dako, inanunsyo naman ni Guadis na magkakaroon ng libreng sakay magmula sa araw ng undas bilang maagang pamaskong handog ng ahensya kung saan malugod naman itong ikinatuwa at ipinagpasalamat ng mga transport groups. Sa pagtatapos, binanggit din ni Guadis na kung sakaling magtaas pa ng pamasahe ay hanggang sa 2 piso lang ang posibleng maipasa pagkat ang 5 pisong hiling na dagdag ng ilang mga chopper ay mahirap ng desisyonan. So, ang aming desisyon po ay hindi lang galing sa aming pag-aaral. Tinatanong lang po namin ang meta kasi sa bawat increase po ng ating gasolina, may epekto po ito sa ekonomiya. Tumataas din ang presyo ng ibang bilihin. Pero yung 2 pesos po, yes, mukhang mas madali na po namin lulipisin yung kanilang kahilingan po. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.